Yes, Speaker Alvarez, magandang tanghali po. Hingan lang po namin kayo ng reaction kasi po kanina sinabi po ni Pangulong Duterte na itigil na daw po yung mga plano ng impeachment laban kay Vice President Robredo. Ang sabi niya nga po, stop it. Pero meron pong sinumite sa opisina niyo itong Sena. Attorney Lozano. Ano pong masasabi niya sa statement ng Pangulo? Ma'am, ginagalang ko po yung statement ng ating Pangulo. Ano? We may agree with him doon sa mga maraming issues po. But this time, we disagree with him dahil po we are a separate branch of government and we are mandated by the Constitution to process all impeachment complaints, no? Kasi kami po yung may exclusive jurisdiction dyan. So we have to process all impeachment complaints na ipinail po dito sa mga impeachable officials. Okay, yung isa pong una na hong naka-prepare, no, yung final po nila, at hindi pa po actually na-file, yung inihanda po nila Attorney Oliver Lozano na dinala po sa inyong opisina. Nakita nyo na po ba ito? Hindi pa po, ma'am, dahil kami po ay nasa break ngayon at kasalukuyan po kaming nasa road trip from Luzon going to Davao then back to Manila. So sa ngayon po ay meron din isa pong grupo na may plano rin ho na magsampa rin ng impeachment complaint na ang gagawin ng Manila sa Mayo. So para po sa inyo ay tatanggapin pa rin ito at dadaan sa tamang proseso at sa tingin nyo ho ay wala namang makakapigil kung sakaling may mga gusto pa rin ho mag-file ng impeachment. Tama po yun, ma'am, dahil karapatan po yan ang bawat mamamayang Pilipino. Yung sinasabi naman po ni Congressman Gary Alejano naman, patungkol naman po ito doon sa impeachment laban kay Pangulong Duterte, ang sinasabi ay nag-iipon na daw po sila ng mga kongresista na susuporta dito. Well, that is to his own according, ma'am. We are entitled to that. Iba naman yung according namin. But at face value po, nakita naman po natin na may mga binanggit siyang mga batayan daw ng impeachment laban kay Pangulong Duterte. Isa sa mga binabanggit dyan, yung alleged extrajudicial killings daw po, yung sinasabing bank statement ni Pangulong Duterte. Tingin nyo ba ay magpa-prosper yan dyan? Lalo na rin po, at may supermajority po kayo dyan sa Kamara. Ma'am, to be fair, no? Ayaw kong pangunahan po yung ating Committee on Justice. Dahil sila po yung titingin nung complaint kung ito ba ay sufficient in form and then kung ito ba ay sufficient in substance. Hindi lang po laro ng numero ito, ma'am. Dahil ayaw po namin na magmuka kaming gago doon sa impeachment court. We have to see to it that the complaint has substance strong enough to stand trial in an impeachment court. Okay, maraming salamat po, House Speaker Pantaleon Alvarez.